Maraming maraming salamat sa inyo at inimbitahan ninyo ako at maging bahagi ng programa ninyo ngayong gabi o ngayong hapon. Sana may Diamond Hotel din sa Manila. When I say sana, may Diamond Hotel din sa Manila, next time you are. A few hours thereafter, alam niyo sino tumawag sa akin? Si Vicky Bello. Promise. O para daw mag-model ako ng termage. Ang ganda ng termage. Alam niyo, hindi ko pinagagalaw mukha ko at nagtutubig lang ako dahil pinalaki ako ng nanay ko na tubig lang daw. But anyway, porko tobato, no? Talagang pinatira ko, sabi ko, walang injeksyonan, ha? Ayoko nung injection. We raised about 5 million pesos on that particular day. And Chief Cesar Chavez went all the way to Cotabato. All the checks were addressed to province of Cotabato. Now, why am I saying this? Thank you. Thank you, kamo doon sa sumulat. Welcome silang tumulong sa Maynila. Meron na marami nag... Marami talaga ngayon na tumutulong. Natutuwa naman ako. Kaya lalo kami nai-inspire dahil sa inyo. Hopefully, you're now believing or bringing back your trust to the city of Manila. Alam ko, nagsimula sa pangarap. Inilagay sa notebook. Inilagay sa lamesa. Usap-usap, laway-laway. Ngayon, totoo na. Kaya natutuwa kami. So, I don't know why they are coming in. But I'm happy. Oh, welcome to Manila. We have more to offer. And marami pang darating. And if you have time, you can drop by on November 24, Sunday, 6 p.m. in Jones Bridge. Hindi pa talaga. Ala pa. With your help, of course. May awa, Diyos. Mayor, it looks like we're running a hotline here. I have two proposals collaboration with you. First is from Isidore Gilan, CEO of Gilan Global Ventures. How do I tie up with the city government for feeding programs of the poor children of Manila and for setting up vocational schools for the youth? Thank you. Mamili ka. Local government unit. Wala na yung si pakilala. Si sita. Not unless there is a blatant abuse on the part of the business sector. Depende. Kaya, the following day, the day after, open na sila ulit. Pinagyadba ko lang kung ano yung takdang bayarin. Wala namang iba. To make a statement that kung ang mga mahihirap, sinisingil namin ng 20 pesos sa umaga, 20 pesos sa hapon, yung mga nagtitinda sa kalye, dapat yung may mga kakayanang magbayad, magkusa na rin. Tapos, walang abu-abuso. Kaya kailangan makuha one day. Wala na yung check later on yun. Sabi ko sa kanila, I think first time in history in the country that the local government unit shut down a mall. Yeah. For 27,000 pesos. But the day, a day after, what buhay may halaga. More than economic, more than business, life is the most valuable things. Than any other things. Pinangalagaan ko yung minor de edad, pinapakulong ko naman yung nanay o tatay na pariwara sa kanyang minor de edad na anak. Kaya may batas kami sa Maynila eh. Pangangalaga sa minor de edad, pagpapakulong sa mga pariwarang magulang kasi sinusugan nila yung anak nila sa kalye. Kaya nag-drop yung
yung mga ganung bagay. Pansinin niyo po, talaga hindi naman no sa pagbubuhat ng bangko. Ang hirap kasi mag I'm not the person who should be asked on, I think, General Balba with the help of Manila Police District, with the help of every people are now vigilant. Tingnan niyo po. To be fair against a negosyo. Negosyo na naman to. Oh, Lunes. But rest assured. Rest assured. Yung isang kaing ng kamatis, pag may bulok na isa, umasa kayo, hindi na yung makakahawa. Dahil tatanggalin ko kagad yung bulok. Yan naman ang ibibigay ko sa inyo bilang pamalang lungsod ng Maynila. Kaya, next time, wag na kayo sa Diamond Makati, Diamond Manila na kayo. Joke lang. Ang bala na ginawa sa negosyo ninyo sa mga nagdaang panahon. Sana, bigyan nyo kami ulit ng pagkakataon na matuwid namin ang aming pagkakamali bilang pamalang lungsod. Bigyan nyo kami ng pagkakataon na maipakita namin sa inyong mga negosyante, that we, patawarin nyo na ang lungsod ng Maynila sa mga bagay na panggagambala na ginawa sa mga nagdaang panahon. Sana, bigyan nyo kami ulit ng pagkakataon na matuwid namin ang aming pagkakamali. Anyway, I know from your heart, lalo na yung medyo may edad dito, no? Nung araw, gustong-gusto ninyo magkatarheta ng address ng tarheta ninyo, Binondo, Manila. O ang inyong mayor, Isko Moreno, buong kababaang loob, nakikisuyo sa inyo. Balikan nyo na kami. Give us a chance. Do business in Manila. Help me create jobs for Manilans. And that is my solution to criminalities. Opportunity. Pagkakataong pwedeng ibigay sa taong mahirap na ang mahirap, pwedeng mamuhay ng hindi naman nakakaapak ng paa ng may paa. Ninyo kaming linisan. O ngayon, ako po ang inyong mayor, Isko Moreno, buong kababaang loob, nakikisuyo sa inyo. Balikan nyo na kami. Unay na Kapitolyo ang lungsod ng Maynila. So maraming salamat, pagpalainawa kayo ng pong may kapa. Manila, God first. Thank you. Thank you, Mayor Francisco.